Ito na nga ang pinangangambahan ng marami sa atin. May taas presyo na sa petrolyo simula bukas. Punto alas 6 ng umaga bukas, magiging 3 pesos and 60 centavos ng mas mahal ang litro ng gasolina sa Shell. 4 pesos and 10 centavos naman ang itataas ng litro ng kerosene. At sa diesel, halos 6 na piso ang taas presyo. Kaya naman, weekend pa lang, marami lang motoristang nagkukumahog na magpa-full tank. Mula sa isang gasolinahan sa Quezon City, live na magbabalita si Shayla Francisco. Shayla, gaano kahaba na ba ang pila dyan sa gasolinahan? Diego, dito sunod-sunod yung dating na mga motoristang nagpapakarga. No? Sa ngayon, walang pila pero kanina nga ay abala itong mga staff dito sa gas station para pakargahan lahat ng mga motorista, kabilang na yung mga kotse at mga motor na nagpapakarga. Pero mas malala yung sitwasyon kaninang umaga at kahapon kung saan may mga nakita tayong pila sa ilang mga gas stations. Yung iba kasi kahapon na at kaninang umaga na nagpapagasolina o nagpapakarga para maiwasan daw yung inaasahang dagsa ng mga tao ngayon. Lalo, ngayon yung huling araw bago magtaas presyo sa mga produktong petrolyo. Diego? Wala bang discount dyan, lalo na para sa mga pampasaherong sasakyan? Alam mo, Diego, ang good news, yung iba't ibang gas station, may mga sarili silang pakulo para makamenos yung ating mga motorista. Kanina, may mga nadaanan tayong mga gas station na nagbibigay ng libreng bigas kung makakaabot ka ng 1,000 o 1,500. May ilan naman, sa buong panlaba yung kanilang offer at may ilan, depende sa points, makakakuha ka pa ng appliance. Siyempre, bukod pa dyan, yung mga fuel discounts na binibigay, lalo na dun sa mga public utility drivers. No? Pero ang Department of Energy nakikiusap na kung kaya mga fuel discounts or yung mga cash discounts yung ibigay para mas maramdam ng mga motorista yung epekto or yung benepisyon nito sa kanila tuwing nagpapakarga. Diego? Yes, Shayla, napakasakit sa bulsa na magiging taas presyo sa petrolyo bukas. Ha? Pero may iba pa bang pwedeng gawin ng mga kapatid nating motorista para makatipid kahit konti? Diego, sa kanina pag-iikot natin dito sa Quezon City at maging sa ilang lugar sa Metro Manila, kanya-kanyang diskarte na nga yung mga motorista. Yung ilan, nagpapa-full tank na. Pero may mga ilan, hindi na gumagamit ng kotse. Yung iba, nakita natin, bumili na sila ng bisikleta para pumasok sa trabaho, para makaiwas dun sa dagdag gasto sa petrolyo. Yung iba naman, naglalakad at nagpo-commute na. Sa mga nakausap natin, higit 1,000 daw yung natitipid nila sa paglalakad lang at pagbibisikleta. Diego? Maraming salamat, Shayla Francisco.